Maligayang pagdating ho dito sa aming banwa. Natagpuan ko si Magayon sa kakawyan. Makikita mo. Mahuhulog din ang loob niyan sa akin. May paraan upang mapaibig ang iyong diwatang napupusuan. Magayon, saksi ka sa lahat ng pinagdaanan ni Malaya. At may pagkakataong naliliis siya ng landas. Bigyan mo ako ng pagkakataong alamin ang buong katotohanan. Magaling, Indio. Natutuwa ako't nakuha mo na ang kapangyarihan ng ilang mga diwata. Akin na ang kapangyarihang ninanais ko. Nang sa ganon ay maibalik ko na sa iyo ang iyong mag-ina. Hindi ko ipagkakaloob sa inyo ang kapangyarihang nakuha ko. At paano ang iyong mag-ina? Babawiin ko sila sa mga kapanalig mong mga diwata. At sa oras na malipong ko lahat ng kapangyarihang yan, lilipulin ko kayong lahat ng mga diwatang kasama mo. Iisa-isa ko kayo. Ano ngayon ang gagawin natin? Sa ngayon wala. Di ako na kumikilos na ngayon sina Magayon. Hayaan natin na sila ang kumalaban kay Malaya. Panahon na upang kumilos ako pagkat ipinapangako ko na hindi magwawakas ang gabing ito. Magagawa ko ang nais ko laban kay Malaya. Lamang ang sangkap ng gayuma na kailangan, Uray? Hindi isang pangkaraniwang ahas ang iyong hahanapin. Kailangang makasumpong ka na isang ahas na naghahanap ng masisila niyang hayop. Matindi ang hangarin ng ahas na ito pagkat isang beses isang bulan lang ito nakakakain. Kailangang ganap mo itong tudlain bago niya matuklaw ang kanyang pagkain. Tagpasin mo ang ulo ng ahas at ilaga mo ito kasama ng bulaklak ng pako. Ang bulaklak ng pako ang katas ng pagsuyo at pupukawin ito ang hangarin mula sa ahas. Pagkalamig nito ay mainam na itong gayuma. Ito ang iyong ipaiinom sa iyong iniibig at sa kanyang muling paglapat sa iyong wangis ay mapupukaw ang kanyang hangarin sa'yo at mapapaibig mo ang iyong diwata. Ang sarap nito! Ang sarap nito! Ikaw ba may gagawa nito? Pagbabayaran mo ang kalabasan mo! Ang daloob, diwatang paslit! Gutom na gutom na ako, lubuyan mo ako! Umalis ka bago ikaw pa ang kainin ko! Sinusumpa ko mula sa gabing ito, ang pagkain na mahahawakan mo ay magiging bato! Teko, ginagalit mo ako, ha? Langhiya kang diwatang paslit ko! Itawin mo ako, mga busog! Itawin mo ako, sabi! Bibitawan lamang kita kung babawiin mo ang sinaad mong sumpa! Hindi ako pwedeng magutom! Pagkat pahinginahin lang ang kasiyahan ko! Bawiin mo ang mga mentala mo sa Antonillo! Nang sa gayong makakain ko ang mga pagkain mahawakan ko! Hindi ka babawiin yan! Walang nakapasin na duwata! Babawiin ko lamang ang aking sumpa! Sabihin mo kung ano ginawa mo kay Malaya! Kaya siya nagbago! Batid kong alam mo na ang dahilan ngayon kung bakit ako naparito. Kaya hinahamon kita, Malaya. Magtuos tayo.
Nilalansin mo ako, pastit at diwata! Wala kang anumang makukuha sa akin! Umalis ka na! Ha! Yeah! Matitiis mo bang hindi manginain habang buhay, makabusog? Makakaya mo bang hindi makakain hanggang sa katapusan ng iyong buhay? Walang niyakabawi mula ng sinabi mo! Ibalik mula sa akin ang mga pagkain ko! Gagawin ko yun. Kabalik ng pagtatapat mo kung anong ginawa niyo kay Malaya. Kung hindi mo mabibigay yun, magugutom ka habang buhay! Siguradang pataasin ang lambulawan! Siya ang may kagagawa ng lahat! Marami akong taglay na kapangyarihan! Kaya hindi mo ako matatalo! Kapagladay kita, mapapasa akin ang kapangyarihan mo! Titigilan. Hanggang hindi ka namin napapaslang! Batid ko na nasasaksihan niyo ang lahat ng nagaganap sa lupaing ito. Kaya humihingi ako ng inyong tulong at gabay upang manatiling wasto ang lahat ng hakbanging naming mga diwata, lalo na pagdating kay Malaya. Ay bigyan mo kami ng pagtitimpi sa mga ipinamamalas niyang pagbabago sa kanyang kalooban. Sa pag-asang, anuman ang nagaganap sa kanya, ay hindi niya tatalikuran ang kanyang bugna. Nananalig din ako, mahal na Laon, sa pamamagitan ng iyong awa at tulong, ay maliliwanagan muli si Malaya. Diwatang Magayon, salamat kay Laon at muli kitang nakita. Sasabihin ng pagkatakalat kong ito, ha? Pagkat di ko nananais na magagalit sa asiburidad ng pada! Huwag kang mag-alala, makabusog! Hindi kita ipapahamak sa iyong mga kaibigan ng mga diwata! Tunay na humahanga ako sa iyong pagiging masigasig. Ngunit wala akong panahon sa'yo, kaya lubayan mo na ako. Patawad, mahal na diwata. Ngunit wala naman ako masamang tangka sa'yo. Ibig ko lamang na magbigay ng alay. At sana eh, magustuhan ninyo. Anong iyong alay? Isang kakaibang uri ng alak, mahal na diwata. Na kung matitikman ninyo, ay tiyak kong kasisayan nyo ito.
Tanggapin mo ang aking alay, mahal na diwata. Bagong komandante nyo. Walang maaaring lumabas o magpakalat-kalat kapag pasado alas 7. Alam ko ngayon na alis ito sa Pueblo. Paano ako makakarating kay Ubo Malaya? Nakamtan mo ba ang anting-anting mula kay Paiburong? Ginawa ko lahat ng aking mula gawa upang daigin siya. Hanggang sa maagaw ko ang kanyang sandata at talunin siya at mapatay. Ang pagkamatay ni Paiburong ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa panandaan ng mga diwata. Banal na si Dapa. Nais kong dumulog sa inyo. Hindi isang pangkaraniwang tao ang iyong hinahanap. Pagkat si Malaya ay pinangangalagaan ni Magayon at ng kanyang mga kapanalig na diwata. Nais naming magtungo ka sa pinakamataas na bahagi ng bundok at hintayin mo roon ang pagsapit ng bukang liwayway. Mahalagang abutan mo ang paghahati ng gabi at araw sapagkat ang bulan at adlaw ay dalawang bukal na kapangyarihan na magbabasbas at magbibigay bisa sa iyong hawak na anting-anting. Ganap ng anting-anting ang pangil na iyong hawak, Malaya, kaya tumuwi ka sa iyong kuta. At gampanan mo ang pagsubok na itilagaan ni Magayon. Matagal-tagal na rin wala tayo natatanggap na balita mula sa mga kasamahan natin. Simeon! Mga kasama, si Simeon! Simeon, labis ako nang galala sa'yo. Pero nagagalak ako na ligtas ka nakabalik. Simeon, sa wakas ay nakabalik ka na. Ibig sana kitang makausap tungkol ito kay... O manhin, saka na lang natin pag-usapan yan. Meron ako ibig paggawa sa inyo. Ano ito, Simeon? Mga kasama, makinig kayong lahat! Ibig kong kunin nyo ang sandata ng mga kalaban. Pagkatapos, ay bumalik kayo agad dito. Ngayon na! Nakatakda ng gampanan ni Malaya ang pagsubok sa anting-anting. May bagong suliranin tayong kailangang harapin. Pagkat hindi namin napahinuhod ang diwata ng pagkaganid. Nais niya pa rin paghigantihan si Malaya. Kailangang may gawin tayo upang pangalagaan si Malaya. Ngunit ano? Natuntun mo na ba ang pumaslang sa kapatid mo, mahal na diwata? May mga humadlang. Subalit hindi sila magtatagumpay. Pagbabayaran ni Malaya ang ginawa niya. Kaya isang mabisang mentala ang aking bibitawan. Isusumpa ako ang pangil na tangan niya. Nasa halip na siya iligtas nito. Magdulot ang anting-anting ngayon ng kapahamakan sa kanya. Magaling! Ibig kong bumuo kayo na isang hanay. Bibilang ako ng tulo. Pagkatapos, ay sabay-sabay niyo akong paputukan! Mga kasama, hindi ba maliwanag ang aking pahayag? Ang sabi ko, maghanda kayong paputukan ako. Simeon, malinaw sa amin lahat ang iyong utos. Subalit hindi namin maaaring gawin yun. Ikaw ang aming pinuno. Kaya bakit ka namin papaslangin? Bahandi. Isa lamang itong pagsubok. Nais ng mga diwata na gawin ko ito upang malaman natin kung may bisa itong anting-anting na taglay ko. Kung may kapangyarihan ng anting-anting na yan, nangangahulugan na hindi tatalabang mga bala sa'yo. Hindi ba? Ang aking amandato ay may anting-anting rin. Naalala ko nung pasit pa ako. Nasaksihan ko nang magpataga siya sa kanya sariling atubang. Ang bunga kala ko'y katapusan na yun ng aking ama. Subalit sa halip na ito'y masaktan, nabali pa ang kampilang pinantaga sa kanya. Kahalintulad ng pagsubok na yan ang nais kong gampanan natin ngayon.
kayo magtiwala kayo sa akin. Sundin niyo ang aking utos. Bakit mo ganun maitim na ako sa ang bibig ng kapatid mo, Mala Diwata? Yan ang palatandaan na ang mental ang aking inusal ay tumalab na. Napalitan na ng sumpa ang kapangyarihang taglay ng Pangilipa Iborong. Kaya sa sandaling gamitin ito ni Malaya, siya ay mapapahamak. Babaylan, nabigo ako mapainom ng gayuma ang diwatang naiibigan ko. Ngunit, sa kabila ng lahat eh, binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon upang mapatunayan sa kanya ang nararamdaman ko. Subalit, lubang napakahirap ng pagsubok na ibinigay niya sa akin. Anong pagsubok, Ginoo? Sabihin mo sa akin na mabigyan kita ng payo kung anong iyong gagawin. Kanina pa natin hinahanap si Malaya, Dalikmata. Hindi ko siya mahagip ng aking makapangyarihang mga mata. Tila nakalayo na siya. Bulal! Muli mong pagliwanagin ang iyong mga sinag. Nang sa gayon ay matagpuan mo na si Malaya. At sa sandaling makita mo ang kanyang kinaroroonan, agad kang maghatid sa amin ang iyong liwanag upang masunda namin siya. Ang bulan na ang bahalang maghanap sa kanya. Kaya tayo na. Nasaan ka, Indio? Hindi na nila ako matatagpuan dito. Lumisan lamang ako ng sandali. Ngunit pagbalik ko, ito ang malalaman ko? Bakit niyo tinalikdan ang aking panuto? Bakit kinalaban niyo pa rin si Malaya? Sapagkat hindi kami naniniwala na maaari pa natin mapagbago magayon. Nag-alala kami na maaaring balang araw ay isa sa amin ang kanyang susunod na kalabanin. Kaya nagpasya kaming huwag nang hintayin pa ang ulat ni Santo Nilio at gawin ang makakabuti para sa amin. Ang makakabuti? Ang pinagkasunduan natin. Ngunit naging padalos-dalos pa rin kayo sa inyong mga hakbang. Paano kung napaslang niyo si Malaya? O ang masama, paano kung isa sa inyo ay kanyang nasaktan? Makakabuti kung ginawa niyo lamang ang ibig ko. At huwag na kayong gagawa ng kahit anong bagay na maaari nating pagsisihan. Higit na pagsisisihan namin. Kung isa na naman sa atin, ang kanya kalabanan ay agaw na kapangyarihan. Kaya paumanhin magayon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka namin masusunod. Husto na ang mga nalaman kong kasamaan ni Malaya magayon. Panahon na upang bigyan siya ng kaparusahan. Paano niyo parusahan ang isang taong gayon ni Malaya? Na natuklasan ko, na nasa ilalim ng sumpa ni Brigadang Padre Sinak ng Bulawan. Ano ang iyong ibig sabihin, Santo Nilio? Tama ang hinala mo? Inamin sa akin ni Makabusog magayon
Isinumpa nga siya ni Brigadang Padre sinakdang Bulawan. Bago po ako pumunta sa inyong tirahan, ay nais ko po magpakilala. Ako po si Antonio Sereal. Ako po ang inyong anak. At ako ang iyong baba. Bakit iya? Sandali! Paso si Antonio? Bakit nag-iisa ka? Anong kaguluhan to? Nasaan ang anak ko? Saan niyo dinala si Antonio? Anong ginawa niyo sa anak ko? Mahal na diwata, nawawala ang aking apo. Sino kumuha sa kanya? Huwag ka mag-alala, pagkat ligtas ang bata. Kung ganun, alam mo kung nasan siya. Ikaw? Ikaw ang kumuha sa kanya? Bakit mo siya inilayo? Alam mo naman kung anong plano ko sa mag-ina. Upang turuan ka ng aral. Pagkat hindi ko naibigan ang ginawa mong pagtulong kay Malaya. Sa uli-uli, huwag mo na akong pangungunahan. Kung ayaw mong pati ikaw, ay hindi mo na rin makita ang anak ni Malaya. Kailangan mo iligtas ang anak ko. Akin na ang kapangyarihang ninanais ko. Nang sa ganon ay maibalik ko na sa'yo ang iyong mag-ina. Ano pang inaantay mo, Malaya? Akin na. Sa akin mo ipagkaloob ang kapangyarihang iyan. Hindi ko ipagkakaloob sa inyo ang kapangyarihang nakuha ko. At paano ang iyong mag-ina? Kaya mo na ba silang mabawi sa akin? Babawiin ko sila sa mga kapanalig mong mga diwata. At sa oras na malipong ko ang lahat ng kapangyarihang iyan, lilipulin ko kayong lahat ng mga diwata kasama mo. Iisa-isain ko kayo. Kailangan ko matalo ang mga kapanalig ni Magayon. Nang sa ganun ay magamit ko ang kapangyarihan laban kay Wanjo. Si Bahandi ay isang tao na nakakakita ng mga tulad natin. Minsan niya na akong nakita. At mula noon, hindi niya na ako tinigilan. Kapit ko ang layo ni mo! Kaya dumakapalag, dumakuha ka ng umanong puno! Nakapantayan ko! Di bali na mamatay! Hindi ako aalis dito hanggat wala akong nakukuha bunga! At ikaw, Magayon, umiibig ka din ba sa kanya? Nayayamot ako sa pinaggagawa nila. Mas mahihirapan tayong makuha ang kapangyarihan ng taglay ng Indio. Hindi mo ako kaya, diwata. Kaya ipagkaloob mo na sa akin ang kapangyarihan mo para hindi ka na masaktan. Kung hindi rin na tayo tutulungan makuha ang kapangyarihan ni Malaya, bakit hindi natin kuno ng kapangyarihan nila? Batid ko na hindi ko na mabubura ang mentala na ginawa ng aking kapwang diwata. Ngunit magagawa kong kalabanin ito.